Isang magandang araw po muli at welcome sa Gio and Gwen Luck and Money Channel. Narito po ang iba't ibang kahulugan ng tatay o ama sa iyong panaginip. Maraming iba't ibang uri ng panaginip, ngunit ang karaniwan ay ang mga panaginip tungkol sa mga tatay o ama. Kung napanaginipan mo ang iyong ama, maaari itong maging isang napaka-positibong karanasan na nagbibigay sa iyo ng positibong pananaw sa iyong buhay. Kung hindi mo pa nakikilala ang iyong tunay na ama o kung namatay siya bago ka isinilang, ang ganitong uri ng panaginip ay senyales na mayroon kang malaking ambisyon sa buhay. Kung ang tao sa panaginip ay talagang ang iyong tunay na ama na buhay pa at maayos, ito ay maaaring mga hulugan ng ilang bagay depende sa kung ilang taon siya lumitaw sa panaginip at kung ano ang nangyari sa mismong panaginip. Halimbawa, kung siya ay mukhang mas matanda kaysa sa totoong buhay, maaari itong nagpapahiwatig na mayroong hindi nalutas na mga issue sa pagitan ninyong dalawa. Magkakaroon kayo ng hindi pagkakaunawaan sa darating na mga araw kung ito ay hindi ninyo mabibigyan ng linaw. Narito ang iba't ibang interpretasyon ng panaginip batay sa nangyari sa iyong ama sa iyong panaginip. Panaginip kung saan nakausap mo ang iyong tatay. Kung nanaginip kang nakausap mo ang iyong ama, ngunit hindi siya sumasagot o tila hindi ka naririnig, maaaring nangangahulugan ito na may mga issue sa pagitan ninyong mag-ama na hindi pa napag-uusapan. Maaring nag-aalala ka tungkol sa kanya ngayon. Maaring may takot ka na harapin siya sa mga isyung ito dahil maaring magalit siya sa iyo dahil sa pagpapaalala nito. Ang isang panaginip tungkol sa pakikipag-usap sa iyong ama ay maaring magpahiwatig na ikaw ay naghahanap ng gabay, payo o kaya naman direksyon. Kung nanaginip ka tungkol sa iyong ama na may sakit at namatay, kadalasan ay nangangahulugan ito na nag-aalala ka sa kanyang kalusugan o baka siya ay mayroong sakit. Ang panaginip na ito ay maaari ding mga hulugan na ikaw ay nakukonsensya dahil hindi mo siya nakakasama nitong mga nakaraang araw. Maaari ka ring nakonsensya dahil sa isang bagay na iyong sinabi o ginawa sa kanya kamakailan lamang. Maaring natatakot ka sa maaring mangyari sa kanya sa mga susunod na araw. Halimbawa naman, namatay ang iyong tatay sa iyong panaginip. Una, tanungin ang iyong sarili kung anong ang nangyari sa iyong buhay. Mga pangyayaring naganap sa iyo bago ka nanaginip ng tungkol sa pagkamatay niya. Kung nagkakaroon ka ng mga problema sa kanya kapag natutulog ka, maaaring ito ay isang manifestation ng mga isyung lumalabas sa iyong subconscious mind habang nananaginip. Kung ang mga bagay ay maayos sa pagitan ninyong dalawa, marahil ang panaginip na ito ay isang pagpapahayag lamang ng kung gaano siya kahalaga sa iyo. Nagpapahiwatig kung gaano mo siya gustong makasama. Kung ang iyong ama ay namatay, kamakailan lamang. Kung ganon, ang panaginip tungkol sa kanyang kamatayan ay maaring bahagi lamang ng proseso ng pagdadalamhati, pagharap sa katotohanan ng kanyang pagkamatay sa iyong pang-araw-araw na buhay. Kung nanaginip kang nakita mo ang iyong ama, pagkatapos niyang namatay, ito ay madalas na binibigyang kahulugan bilang siya ay nagpapaalam. Maaring malungkot ka dahil pumanaw siya, ngunit masaya ka rin dahil sa wakas ay payapa na siya. Ang makakita ang iyong ama sa isang kabaong ay nangangahulugan na may bumabagabag sa iyo tungkol sa kanyang pagkamatay. Kailangan mong lutasin bago ito makaapekto sa iba na bahagi ng iyong buhay. Maaring makaapekto ito sa iyong relasyon sa ibang tao na nakapaligid sa iyo.
Kung sa iyong panaginip ay nakikipagtalo ka sa iyong ama, ito ay nagpapahiwatig na maaaring makakaramdam ka ng kaunting pagre-rebelde. Posible din na nakararanas ka ng pagkabahala sa iyong buhay. Ipinapakita ito sa pamamagitan ng iyong panaginip. Ang iyong ama ay pinapakita bilang otoridad tulad ng mga amo, guro, o mga taong may mga posisyon na may karapatan sa pagbibigay sa iyo ng payo at gabay. Ang makita ang iyong ama na nakikipagtalo sa ibang lalaki ay nangangahulugan na siya ay sisisihin sa isang bagay na wala siyang kinalaman. Ang mga aksyon ng ibang tao ay may uugnay sa kanya. Panaginip naman kung saan sumasang-ayon ang iyong tatay sa nanay mo. Ang ganitong uri ng panaginip ay maaaring magpahiwatig kung minsan na mayroong pinagbabatayan na problema sa iyong buhay. Maaaring nakakaapekto ito sa iyong pangkalahatang kalusugan at kagalingan. Maaari mo ring makita ang iyong sarili na nakahiwalay sa iba dahil sa iyong takot na masaktan. Takot na masaktan muli ng isang taong dating nagmamalasakit sa iyo ng lubos, ngunit ngayon ay tila nais na ikaw ay gawan ng di ka nais-nais. Ang ganitong uri ng panaginip ay maaari ding magpahiwatig ng pakiramdam na hindi ligtas sa iyong sariling tahanan o kapaligiran sa pamumuhay dahil sa mga nakaraang karanasan. Panaginip kung saan nakikipagtalo ka sa iyong tatay. Kapag nakapanaginip ka na nakikipag-away ka sa iyong tatay, maaaring mga hulugan ito na kailangan mong tumingin sa iba pang mga bagay na maaaring mangyari sa iyong buhay. Ang mga panaginip na nakikipag-away sa mga magulang ay simpleng pagpapahayag ng galit, selos o pagkabigo na nararamdaman mo sa kanila. Maaari rin silang maging mga senyales na gusto mong baguhin ang paraan ng pakikipag-ugnayan mo sa kanila. Maaaring makatulong ito upang gawing mas mabuti ang mga gabay sa pagitan ninyong dalawa. Kung sinaktan ka ng iyong ama sa panaginip, ito ay nagdudulot ng sakit at kirot sa iyong puso. Maaaring ipahiwatig nito na nasasaktan ka dahil sa isang bagay na kanyang ginawa o sinabi. Kung sinaktan ka ng iyong ama, ngunit hindi ka nasaktan, maaari itong magpahiwatig na kailangan mong ihinto ang mga bagay na iyong dinidibdib o pinepersonal. Subukang tingnan ang mga ito sa mas mabuting pananaw. Kung nanaginip ka na ang tatay mo ay nakikipag-away sa iba, ibig sabihin may isang tao sa buhay mo na magdudulot ng mga problema para sa iyo at magpapahirap sa iyong buhay. Panaginip kung saan sinaktan mo ang iyong tatay. Sa pangkalahatan, ang panaginip na masaktan ang isang tao ay hindi magandang senyales. Madalas itong nauugnay sa marahas o agresibong pag-uugali. Maaaring magpahiwatig ng mga problema na darating sa iyong buhay. Kung sinaktan mo ang iyong tatay, ito ay maaaring indikasyon na nasaktan ka niya o ng ibang malapit sa kanya. Maaaring pakiramdam mo ay gusto mong maghiganti o nagagalit sa kanila dahil nagdulot sila ng sakit sa iyo sa ilang paraan. Panaginip kung saan ang iyong tatay ay umiiyak. Kung ang iyong ama ay umiiyak sa iyong panaginip, maaaring ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nalulungkot at nanlulumo. Maaari rin itong maging senyales na nais mong may makapansin sa iyong sakit at umaliw sa iyo. Panaginip kung saan ang iyong tatay ay nakangiti. Ayon sa mga diksyonaryo ng panaginip, ang panaginip kung saan ang iyong ama ay nakangiti ay maaring maging tanda ng kaligayahan, kasiyahan o kagalakan sa buhay. Sinasabi rin ng panaginip na isinasaalang-alang mo
ang mga pangangailangan ng iba bago ang iyong sarili. Nagpapahiwatig na ikaw ay hindi makasarili. Nagagawa mo ring ibahagi ang iyong damdamin sa iba. Nakakaramdam ka ng kaligayahan sa kanilang mga nagawa. Panaginip kung saan gusto mong halikan ang iyong tatay. Ang ganitong klase ng panaginip ay maaaring maging isang napaka-positibong panaginip. Nangangahulugan nito na naiintindihan mo ang iyong nakaraan. Nangangahulugan din ito na handa ka ng magpatuloy. Panaginip kung saan ikaw ay hahalik sa iyong tatay. Kung madalas kang magkaroon ng ganitong panaginip, maaaring nangangahulugan ito na hindi mo nagawang magkaroon ng isang malusog na relasyon sa iyong tatay. Marami kayong hindi pagkakaunawaan at pagkabigo sa isa't isa. Kung nakikipag-ugnayan ka na sa kanya at buhay pa siya, maaaring oras na para sa isang tapat na pag-uusap tungkol sa nakaraan. Ito ay maaaring makaapekto sa iyong buhay sa kasalukuyan. Panaginip kung saan nagalit sa iyo ang iyong tatay. Kung napanaginipan mo ang iyong ama na nagagalit sa iyo, nangangahulugan nito na ikaw ay nagdurusa at nakokonsensya. May nagawa kang mali at nakokonsensya ka tungkol dito. Kung nanaginip ka na ang iyong ama ay nagagalit sa ibang tao, nangangahulugan nito na may problema sa pamilya o lugar ng trabaho. Mayroong ilang hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga tao. Kailangang malutas ka agad upang maiwasan ang anumang karagdagang mga problema. Panaginip kung saan pinatay mo ang iyong tatay. Ang ganitong klaseng panaginip ay maaaring isang nakakatakot at nakakalitong panaginip. Maaaring magkaiba ang kahulugan nito depende sa konteksto ng panaginip at kung ano ang nararamdaman mo sa iyong ama. Kung nanaginip ka na pinatay mo ang iyong tatay, ang panaginip na ito ay maaaring isang indikasyon ng ilang pagkakamaling iyong nagawa sa iyong tatay. Ito ang nagdulot sa iyo ng pakiramdam ng pagkakasalang nararamdaman mo sa totoong buhay. Panaginip kung saan lasing ang iyong tatay. Ito ay nangangahulugan na dumaranas ka ng emosyonal na pagbabago. Maaring ito ay isang tanda ng kawalan ng kapanatagan o takot na mawala ang isang taong malapit sa iyo. Ang panaginip na ito ay karaniwang isang babala upang magkaroon ng kamalayan sa anumang mga problemang maaaring dumating. Harapin mo ang mga ito ng buong puso sa paraan na alam mo at kaya mong gawin. Panaginip kung saan nakikipag-inuman ka sa iyong tatay. Ito ay maaaring mga hulugan na kailangan mong harapin ang mga issue na hindi nalutas sa inyong relasyon. Ang panaginip ay maaaring nagsasabi sa iyo na dapat mong subukang makipag-usap sa kanya. Kung hindi kayo magkasundo ng iyong ama, maaaring mga hulugan ito na kailangan mo siyang patawarin sa isang bagay na nagawa niya. Kailangan mo ding humingi ng tawad sa kanya at sa iyong sarili. Panaginip kung saan tinutulungan mo ang iyong tatay. Ito ay nangangahulugan na kailangan mong simulan ang pagpapakita ng iyong pagmamahal sa kanya. Dapat ay sinusubukan mong bumawi sa anumang mga pagkakamali na nagawa mo laban sa kanya. Panaginip kung saan niyakap mo ang iyong tatay. Kung nananaginip kang niyakap mo ang iyong ama, maaaring senyales ito na hinahanap mo ang kaginhawaan at seguridad sa iyong tahanan noong bata ka pa. Ang panaginip na ito ay maaaring nagsasabi rin sa iyo na kailangan mong makipag-ugnayan muli sa iyong pamilya o kaibigan. Halimbawa,
Kung hindi mo nakausap ang iyong tatay sa loob ng maraming taon, ito ay maaaring magpahiwatig kung gaano ka nangungulila sa kanya at kung gaano siya kahalaga sa iyo. Kung nananaginip ka, naniyakap ka ng iyong tatay, nangangahulugan ito na kailangan mo ng pagmamahal. Maaaring pakiramdam mo ay pinabayaan o hindi ka mahal ng isang miyembro ng pamilya o ng iyong kaibigan. Kung patay na ang iyong ama, ang panaginip na ito ay maaaring mangahulugan na nag-iwan siya ng regalo para sa iyo sa anyo ng pera o ari-arian. Kung ang iyong ama ay buhay pa, ngunit hindi ka niya niyakap sa panaginip, nangangahulugan ito na may distansya sa pagitan ninyong dalawa. Dapat mong subukang ayusin ang iyong relasyon sa kanya bago mahuli ang lahat. Ang panaginip naman kung saan sinisiraan ka ng iyong tatay ay maaring isang indikasyon ng iyong pakiramdam na ikaw ay nakakulong sa isang bagay at hindi suportado ng mga taong malapit sa iyo. Kung ikaw ay nananaginip na sinisiraan ka ng iyong tatay at ginagawa niya ito sa publiko, nangangahulugan ito na labis mong iniisip ang tungkol sa kanya, kaya naging problema mo ito. Panaginip kung saan mayroong ibang babae ang iyong tatay. Ito ay isang pangkaraniwang panaginip na kadalasang nagpapahiwatig na ikaw ay nababahala tungkol sa pag-uugali ng iyong ama. Kung nananaginip ka na ang iyong ama ay nakipagrelasyon sa iba at nahuli ng iyong nanay, nangangahulugan ito na natatakot ka na ang isang taong malapit sa iyo ay mag-traidor sa iyo. Maaring saktan ang iyong damdamin sa masakit na pamamaraan. Ang panaginip na muling ikakasal ang iyong tatay ay senyales na nalilito ka sa iyong buhay at sa direksyon na iyong tinatahak. Mabuti pang umupo at makipag-usap ka sa kanya. Maaring matulungan kanyang maunawaan mo ang iyong nararamdaman. Ang panaginip kung saan binugbog ng iyong tatay ang iyong mga kapatid ay karaniwang nagpapahiwatig na mas nangangailangan ng atensyon ang iyong mga kapatid sa kasalukuyan. Maaring sinusubukan ng panaginip na sabihin sa iyo na huwag mong huhusgahan ng iba na nakagawa ng mali sa iyo. Ang tatay ay madalas na kumakatawan bilang taong may otoridad sa ating buhay. Ang ating mga magulang, guro, o kahit sinong nakatatanda sa atin, sila ang may mga otoridad para magpangaral sa atin. Kung makikita niyang sinasaktan ng kanyang mga anak, ay maaaring sumama ang kanyang loob sa taong sumusubok na kontrolin tayo sa kanilang pamamaraan. Ang panaginip naman kung saan matanda na ang iyong tatay ay nangangahulugan na ikaw ay nanganganib na mawalan ng ari-arian o negosyo. Maring ito ay dahil sa isang hindi inaasahang aksidente o insidente. Kung nakita mo sa iyong panaginip na matanda na ang iyong tatay kaysa sa totoong buhay, maaring magkakaroon ka ng maraming problema at pagkabalisa sa mga mangyayari sa darating na mga araw. Kung ang iyong panaginip naman, ang iyong tatay ay napakabata pa, ito ay nangangahulugan na magkakaroon ka ng kumpiyansa at magandang figura. Maaring ikaw ay nasa tamang landas tungo sa tagumpay, ngunit maaari ka pa rin magkaroon ng ilang mga balakid sa iyong daraanan. Sana po ay nakatulong ang aking ibinahagi upang magkaroon ng kasagutan ang iyong panaginip tungkol sa iyong tatay o sa iyong ama. Be positive, stay healthy, and be happy. Maraming maraming salamat po.